Meron tayong drone dito. Gagamitin natin to, papaliparin natin to sa itaas para makita natin dito yung ganda ng view ng Nok City. So, tara mga kabayan, wag na natin patagalin at i-share ko sa inyo dito yung lugar ko dito sa Nok City, Greenland. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw mga kabayan, iikutin ko pala itong lugar ng Nok, pero gagamitin natin ang aking drone. Umaga pala dito sa amin itong time na to. Pagkagising ko ay naramdaman ko na sobrang lamig yung panahon. Nag-snow kasi dito sa amin kahapon. Kaya nung pagising ko sa umaga ay sobrang lamig at masakit sa kamay. Naisip ko nga sana ay pupunta ako sa ibang lugar dito sa Nok habang maglalakad ako. Kaso hindi ko nakayanan yung lamig. Kaya naisipan ko ay magpalipad na lang ng drone. Dito sa Nok City mga kabayan ay palaging malakas dito ang ulan, hangin at masama ang panahon. Ngayon ay hindi siya masyadong malakas yung hangin kasi nakita ko sa weather forecast mga kabayan, medyo hindi lang malakas ang hangin kaya makapagpalipad tayo ng drone. Itong time na to mga kabayan, nag-snow pala ito nung nakaraang araw. Kaso nitong umaga mga kabayan ay natunaw na din siya dahil malakas yung ulan. Dito pag tuloy-tuloy yung snow ay maiipon siya. Ang tendency niyan ay magiging puti yung paligid pati yung bubong at halos na mga daanan dito ay tumitigas at nagyiyelo. Kaya yung mga tire dito ng mga sasakyan ay kinakailangan palitan ng winter tire para kakapit siya sa mga daanan na nagtitigasan ng mga yelo. Sa ngayon mga kabayan, hindi pa naman siya totally winter kasi nga tumigil yung snow. Pagka winter dito, halos sa buong linggo ay nag-snow talaga kaya naiipon siya at nagtatambak. Kung napapansin nyo ang mga building dito at mga bahay sa Greenland mga kabayan, ay iba't iba ang kulay at hindi siya magkakapareho. Mayroong pula, blue, pink, yellow at iba pa. Ayon pala dito sa aking nabasa, ito pala ay mga palatandaan. Halimbawa na lamang ng isang building kung kulay blue siya ay palatandaan ito na factory. Halimbawa pag yellow ay palatandaan na government property ito. Kaya may indication pala itong mga kulay mga kabayan. Pero sa ngayon mga kabayan, ang mga kulay na building na ginagawa namin ay kahit ano lang siya na kulay. Kasi sa ngayon ay hindi na basihan nila kung ano kulay ang isang building. Tsaka kung napapansin nyo yung mga building, hindi naman siya gaano kataasan. Kadalasan ng building dito ay umaabot lamang ng 3rd floor. Mayroong mga 10th floor dito pero bihirang-bihira lang. Kasi sa ngayon, ang mga building na ginagawa ay mga concrete na siya. Pero nung sinaunang mga bahay dito ay halos mga kahoy siya mga kabayan. Pagkaway kasi siya, hindi siya nagmumoist gaya sa concrete. Sa ngayon, ang ginagawa namin dito ay mga concrete na siya. Pero binabalutan nila ng kahoy sa labas at insulation sa gitna. Kaya hindi madali dito ang gumawa ng bahay at magkaroon ng sariling bahay. Halos na mga tao pala dito ay nagre-rent lang or nagbabayad ng upa kada buwan sa bahay. Pwede kang bumili dito ng sariling bahay kaso lang napakamahal kaya mas pinipili na lang ng mga tao ang mag-rent kada buwan. Kaya naman nila bayaran ng upa ng bahay kada buwan kasi halos lahat naman ng tao dito ay mayroong trabaho. Dito sa Greenland mga kabayan, fishing ang pangunahing kabuhayan nila dito. Kasi nga wala namang matatamnan dito na mga lupa. Kung napapansin nyo yung paligid mga kabayan, mabato siya. At saka yung mga lupa dito ay mabuhangin siya. Hindi mabubuhay din yung mga tanim dito dahil nga sa sobrang lamig ng klima nila sa buong panahon. Mabubuhay dito kung magtanim ka at bumili ka ng mga lupa na pwedeng pagtamnan at siyempre aalagaan mo para tutubo. At ngayon mga kabayan, didiritso tayo dito sa Nok City. So dalawa pala itong daanan mga kabayan. Itong sa baba mga kabayan ay daanan naman yan papunta doon sa tinatrabawa namin. Tapos itong taas mga kabayan, ito na yung Nok City. Kung napapansin nyo, marami siyang mga gusali dito at dikit-dikit yung mga bahay dito. Yung building doon sa unahan mga kabayan na taas, yan lang yung nag-iisang mall dito. Pero hanggang second floor lang yan siya mga kabayan. Kasi yung taas niyan ay may mga nakapwesto dyan na nag-office at nagtatrabaho. Kaya hindi naman masyadong kalakihan yung mall niyan kasi second floor lang siya. At saka hindi ganun kadami dito yung mga bilihan ng mga damit. Pero kahit gaano pa man mga kabayan ay meron pa rin dito mga mall na mapasyalan. Hindi kagaya sa ibang lugar ng Greenland ay wala talagang mapasyalan ng mga mall kundi tanging store lang na mabilihan at hindi pa kumpleto yung mga pagkain.
Okay mga kabayan, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po.